Kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos Bibiya, ang tigre ng Norte, ang ikalabing pitong pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat. Upang maghatid ng kanyang pambungad na mensahe, it is my honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. Kalihim ng Department of Foreign Affairs, ang ating Secretary Ricky Manalo. Andito rin... Ay! Luis, umupo na po kayo. Dapat ako na... Dapat ako lang yung nakatayo. Andito po, marami po tayong babatiin at nandito po, marami po tayong kasama na sinama ko rito sa Amerika upang makipag-usap sa gobyerno ng Estados Unidos at nandito po, unang-una, ang ating speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez.
ang ambassador natin mula sa Pilipinas hanggang dito, representative po natin dito sa US, ang lolo namin ni Martin Romualdez, Lolo Babe Romualdez na ambassador na ngayon. Niloloko ko lang po siya, pinsan ko siya, hindi naman lolo. Nandito rin po, ipapakilala ko na nga kung yung mga cabinet member na nandito. Nandiyan, napakilala ko na si Secretary Ricky. Ngunit hindi ko pa napapakilala. Alam nyo, napakapalad ko dahil dito sa mga foreign trip ko, meron po tayong kasama na tumutulong na napakalaki ang naitutulong dahil ito ang ating dating Pangulo, Pangulong GMA. Nandito rin po, kasama po natin. Nandito rin po ang ating kalihim ng Department of Justice, si Secretary Boying Remulla. Nandito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, DTI, Secretary Fred Pascual. Sorry, I didn't say it. Sorry kasi pagkakilala ko sa Secretary Fred. Nandito rin po ang ating Secretary ng DNR, ng Natural Resources. Andito po, Secretary for Environment and Natural Resources, Secretary Tony Loizaga. I keep calling the bigger person. Andito rin po ang ating Secretary ng Department of Energy, Secretary Popo Lotilla. Ang tumutulong po sa atin na ayusin at pagandahin ang IT at lahat ng mga digital na sistema sa ating pamahalaan, ang Secretary ng DITC, Secretary of Information and Communication Technology, Secretary Ivan Uy. Ito po, siguro, palagay ko, kilala na ninyo, galing po pa siyang Sudan dahil inaalalayan niya yung ating mga kababayan na nagitna sa gera na nangyayari sa Sudan at siyang nagpunta roon para ilabas ang ating mga Filipino nationals, Secretary Toots Ople ng Department of Migrant Workers. Ang namamahala ngayon ng ating Department of National Defense, ang Undersecretary si Charlie Galvez. At siyempre, hindi po natin maaaring makalimutan ang ating napaka-importante na kahuli-hulihang babatiin ang ating First Lady, First Lady Lisa Araneta Marco. Si hindi ko pinapakilala yung ating NSA, yung administrator ng NSA, dahil secret agent natin yan eh, kaya hindi ko pinakilala, pero nandiyan na siya. Ito si Ed Anyo po. At lahat po ng ating mga kaibigan, kung saan po pa kayo nang galing, at maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang nahilo na ako. Hapon pa ba? Umaga pa ba? Gabi na? Ha? Mahirap na, wala na pag mahirap itong jet lag na ito. Baliktad pa yung baliktad kasi ang oras doon sa Pilipinas. Pero magandang araw po sa inyong lahat. Ano? Sige na nga. Alam mo, narinig nyo na nung nalalivestream ninyo sa mga rally namin,
di ba lagi kong sinasabi na ang payo sa akin ng aking magulang, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya kayo, namimilit kayo. So sige, papakilala ko na nga ang aking anak na panganay, Congressman Sandro Marco. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pagdating. At alam niyo po, ang aming ginagawa, lahat ng pinupuntahan namin pagka kami nagbabiyahe, ay nagsasabi, ginagawa namin itong ganitong klaseng programa. Dahil po, nung kampanya, wala kaming pagkakataon na makapunta sa inyo dahil lockdown pa noon eh. May COVID pa noon, so hindi makapagbiyahe. Kaya sabi namin, ito naman ang mga tumulong sa atin. Kaya gagawa tayo nung rally para matikman naman nila kung ano yung rally nung tayo'y umiikot ng Pilipinas. Kaya maraming salamat na nakarating kayo. Ito po ang aming, ito nga, nabaliktad eh. Nauna yung eleksyon bago yung rally. Kaya kailangan ko idagdag, huwag niyo pong kalimutan, iboto si Marcos at saka si Duterte ha. At idadagdag ko na rin po, at alam ko naman, nakita po naman natin ang mga naging boto sa nakarang halalan, ay kailangan na ako'y magpasalamat sa inyo lahat sa inyong suporta na ibinigay sa aming mga kandidato, sa akin at saka si Inday Sara, yung aming kandidato, upang maging ay para nakuha namin ang pinakamalaking majority sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa nakarang halalan dahil sa tulong ninyo, dahil sa suporta ninyo, dahil sa inyong pagmamahal. Kaya kami naman ay bilang na para ang aming isusukli po sa inyo ay lahat ng trabaho po namin para asikasuhin ang kalagayan ng lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ilang buwan pa lamang na nakalipas mula nang ako ay pumunta sa New York para lumahok sa meeting ng United Nations. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon upang makasalumuha ang ating mga kababayang taga doon. Ngunit ang sabi ko sa aking sarili, hindi naman maaari na hindi ako bumalik para makilala ang mapasalamatan ang ating mga kababayan tiga rito naman sa Washington, D.C. sa Sinong Washington, D.C.? Sinong nasa tiga D.C.? Maryland. Oh, malapit na. Oh, marami-rami yung Maryland. Virginia. Hanggang Florida. Umabot tayo. Sino pa? Sino hindi ko pa naano? Sino pang hindi? Talaga naman. Napakalayo eh kung saan-saan nanggaling. Maraming salamat at nakahanap kayo ng oras para tayo ay magkasama rito. Ay, ang sadya po naman namin ay dito para makipagkita sa mga ating kaibigan dito sa Amerika. Sa ating mga kaibigan, galing lang po, bago rito, galing lang po ako sa White House. At kausap ko po si President Biden. At saka yung kanyang mga cabinet minister, kasama ko po ang ating mga kabinet, ng mga membro ng kabinete, upang ipagtibay ang ating pagkakaibigan sa Amerika, United States, at saka ng Pilipinas. Dahil po, alam naman po ninyo, malaking bahagi doon sa usapan namin ay na nagpasalamat naman ako sa kanila. Dahil sa dami ng Pilipino na nandito sa Amerika, na nandito sa US, ay lahat naman ay naging magandang buhay. At hindi tinanggap kagad ng ating mga kaibigang tiga US, kaya naman nagkaroon kayo ng magandang hanap buhay, nagkaroon kayo ng magandang pagkakataon para sa tulungan ang inyong mga pamilya,
para tulungan ang inyong mga community, para tulungan ang inyong bansa sa Pilipinas. Alam niyo po, ako ay lahat po ng mga kausap ko ng mga leader, na mga prime minister, mga pangulo, lahat po sa kanila, ay lagi nilang sinasabi sa akin ay mahal na mahal nila ang Pilipino dahil sa inyong ginagawa ng napakagandang trabaho, na napakasipag ninyo, napakabait ninyo, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa US, dahil ang dami rito sa US, lalong-lalo na dito sa US, ay pinakita talaga ng Pilipino kung ano ang galing, kung ano ang sipag, kung ano ang pagmamahal at malasakit ng mga Pilipino na nakakaiba sa ibang mga nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil pinaganda ninyo ang image, ang reputasyon ng Pilipinas. Kayo lahat ay naging ambassador ng Pilipinas at kayong lahat ay napakaganda ang nagiging pagkakilala sa Pilipinas dahil sa inyo. At hindi lang yun. Ang trabaho po ninyo ay sa nung lalong-lalo na nung kahirapan, nung pandemya, ay ang bumuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW. At kaya't kung hindi po sa inyo, ay siguro mas nahirapan po na makabangon ang Pilipinas. Kaya't ulit, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na yung ating mga health workers. At lahat po ng makausap ko, sinasabi nila, oh, hello, I'm from the Philippines. I'm President Marcos from the Philippines. After wala pang 1 minute, so say, pwede ba tayong kumuha pa ng nurse galing Pilipinas? Dahil sumikat masyado kayong lahat dahil ang ating mga healthcare workers, ang ating mga professionals, nakita naman nila, iba ang pag-alaga sa mga pasyente, iba ang malasakit para sa kapwa, iba ang pag-alaga sa at ang nagsasakripisyo kahit na nasusubo sa alanganin. Dahil yung COVID, kung maalala ninyo, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung tama, ano yung dapat gawin. May mask ba? May alcohol ba? Ano ba dang magagawin? Pero ang ating mga healthcare workers, hindi na masyadong nagdalawang isip at pumasok na kahit anong naging problema, basta't maalagaan nila. Yung iba na nga, nagkasakit. Yung iba, nawala pa. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya naman, ngayon, lahat, sa lahat ng buong mundo, ang pinakahinahanap ng lahat na para sa healthcare workers hinahanap ay Pilipino. Kaya talaga naman, sikat na sikat tayo dahil sa inyo. Napakalalim po ng kasaysayan at kontribusyon ng mga Pilipino dito sa Amerika. Mula sa mga veterano ng World War II at sa mga sumusunod na nagtrabaho hanggang ngayon nasa US Navy at iba pang serbisyo militar ng Estados Unidos. Oh! World War II! Oh my God! The oldest living World War II veteran. Oh, yes sir! Talaga naman, iba talaga ang Pilipino. Kaya malakas ang loob namin kami lahat pagka pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Hindi kami nag-aalangan dahil sinasabi namin pag kahit saan tayo pumunta, hinahangaan tayo dahil Pilipino tayo. Hindi naman kami na personal na hinahangaan, kundi kayo ang hinahangaan. Kaya't na yung hanga sa pinapunta sa inyo, kasama na rin kami. Marami po sa inyo, mga professional, hindi lamang sa militar, nagtrabaho sa post office, ibang mga ahensya ng gobyerno ng US, pati rin sa mga international organization, kagaya ng World Bank, IMF, at yun na nga, mga nurse, mga doktor, medical technologists, engineer, accountant, teacher, iba pang profesyon.
noon mang hanggang ngayon, ay kayo po ay kilala sa inyong sipag, sa inyong tiyaga, at sa inyong galing. Nakakataba ng puso na marinig na ang taas ng tingin ng lahat ng buong mundo sa mga Pilipino dahil sa inyong husay. Kaya naman, merong mga Pilipinong sumikat sa iba't ibang larangan, sa public service, sa politika, sa negosyo, entertainment, iba pa. Pati ang Miss Universe ngayon ay taga-Texas na Pinoy-American. Wala na, kinuha na natin lahat. Wala na yung mga contest, yung mga America's Got Talent, yung mga ganun. Ha? Sinolo na natin lahat. Laging Pilipinong nananalo. Eh, wala tayong magagawa. Masyadong talented talaga ang Pinoy. Nakita naman ninyo yung kumanta para sa atin, di ba? Nakita naman ninyo yung kumanta para sa atin. Palagay ko, marami pa sa inyo. Pwede pang makipagsabayan dun sa kanya. Kaya, alam nyo, sinasabi, alam mo, ang bahay na pinuntahan mo, ay ang nakatira dun ay Pilipino. Basta't merong karaoke machine. Dahil lahat ng Pilipino may karaoke machine. Kaya naman, nagpa-practice tayo, kaya naman tayo gumaling. At nais ko rin bigyan pugay lahat ng inangat ninyo ng bandilang Pilipinas dito sa Amerika. Hindi lang sa kanila, sa inyong sumasaludo, kundi sa inyong lahat. Kahit na karamihan sa inyo ay naging US citizen na, alam ko naman na sa isip ninyo, sa salita ninyo, sa gawa ninyo, at sa puso ninyo, ay kayo ay talagang tunay na Pilipino. Maraming salamat sa inyong tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng sari-saring kalamidad sa Pilipinas. Dahil sa inyong mga project na tumutulong, tuluyan kayong nagdadala ng pag-asa at kasiyahan sa ating mga maliliit na bata, sa mga may sakit, at sa mga naghihirap na ating mga kababayan. And that's why we should always continue to be partners in promoting our country. And halimbawa, meron tayong programa na ginagawa ngayon, Bring Home a Friend. Pag umuwi kayo, magdala kayo ng isang kaibigan yung Amerikano para makita naman nila. Dahil tinutulak po natin ang turismo sa Pilipinas. Bakit naman hindi? Dahil alam naman ninyo, lahat naman na mapuntahan mo sa Pilipinas ay maganda. Hindi lang maganda ang Pilipinas, kundi maganda ang mga Pilipino. Yun ang kaya. So encourage your children. Encourage your grandchildren to visit the Philippines. Let them see for themselves what the Philippines is about. What is our culture? What is our history? I'm sure the first and second and third generation Filipino-Americans are more than happy to learn about their proud Philippine ancestry. Sooner or later, we will be able to welcome you back home to the Philippines, especially those who have reacquired their Filipino citizenship. It's my hope that some of you will come home for good and retire in a much better Philippines. A Philippines with better airports, Philippines with better roads, better airports, better internet, better governance. Yun ang aking pinapangarap. And that is what my administration is working for. Ang proteksyon ng ating mga OFW ay isa sa mga prioridad ng ating administrasyon. We are strongly committed to pursue the third pillar of our foreign policy, which is assistance to Filipino nationals. Isa po sa mga hakbang na ating ipinapatupad ang pagtaguyod ng Department of Migrant Workers na o DMW, pinangungunahan nga po ng ating kalihim, Secretary Tuts Ople,
ng DMW, ang layunin po nito ay pagsamahin at palakasin lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan ng at kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Amerika, sa Caribbean, at saan mang sulok ng daigdig. Ito po ang ating pagbisita sa Washington, D.C., na siyang kapital ng bansang Estados Unidos, para pagtibayin ang ating security, defense, economic, culture, at people-to-people ties na tinatawag. Kayo po ay napakalaking bahagi na nagpapatibay ng pundasyon ng ating relasyon sa Amerika. Dahil po rito, makakaasa po kayo sa suporta at tulong ng gobyerno bilang pasasalamat sa inyong sakripisyo para sa pamilya ninyo at para sa ating bansa. You are valued members now of American society. Your success here has made us very, very proud back home. I take pride in being your elected president. But more than anything, I am honored to stand among you and say, Pilipino ako. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon naman po, iwagayway ang bandila at taas noong awitin, Ang Ako ay Pilipino. Isang selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang ngiti ng isang nagkakaisang bayan. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganan, at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. Sabay, sabay! Bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at
bansa.